Magandang araw o gabi sa ating pong lahat. Muli, dalawa itong ating pag-usapan. Una ay ito pong house-to-house campaign. Kaya ho ito ay gusto kong itanong sa inyo at kayo'y kuhana ng mga reaksyon at comment. Bakit itong mga house-to-house na ito na ginagawa ng kampo ni Lenny Robredo, sinasabi nilang sablay? Ano kaya ang dahilan? Anyway, mamaya pag-usapan natin yan. Pangalawa, ito pong bagong survey na lumabas na muli ay nangunguna si Bongbong Marcos at Sara Duterte. Pero medyo bumaba yung kanilang percentage compared dun sa nakaraang buwan. Pero sila pa rin ang number one. Okay, papaliwanag natin yan sa ilang sandali. Pero bago ang lahat, muli kayo po yung aking inaanyahan na mag-subscribe dito po sa channel na ito. Mag-follow na rin po kayo at click ang notification bell. Pakishare na rin po ninyo sa inyong mga kaibigan dito at sa abroad. Mike Abe Opinions. Ayan po. Marami pong salamat. Tulungan lang po tayo. Tulungan niyo ako para ho lalo tayong mahaba ang pagsamahan. Ito na nga po yung house to house ng kampo ni Lenny Robredo. Ito ho'y legal. Walang problema sa house to house. Kahit sino pwedeng gawin yan. Kaya lang, bakit nila sinasabing sablay? At marami na po akong nireview ng mga tapes at pictures dito sa naglalabasan, pero hindi ko pwede ipakita sa inyo dahil bawal po yun. Ayaw kong maka-copyright tayo. At sinasabi nila na kaya pala sablay, dahil madalas na ang napupuntahan nila, ang nakatira ay supporters ni BBM Sara. Okay? Pangalawa, yun hong kanilang mga pinapakilala or mga flyers na ibinibigay, hindi rin magustuhan ng mga taong kanilang kinakatok sa mga bahay-bahay. Kaya ako sinasabing supply. At meron pa nga ho na isa akong nakita na parang may pananakot pa. Sige, kung diyan kayo boboto, bahala kayo, lalo kayo maghihirap, yung mga ganun. So kaya pala nagiging controversial. Kasi ako po ang aking paniniwala, sa tagal ko kong nakatutok sa politika dito sa Pilipinas, pag nangampanya ka house to house, motorcade o rally, dapat ilabas mo ay plataforma. Huwag paninira sa kalaban. Huwag personalin ang kalaban. Issue lang. Ito ang problema, ito ang solusyon. Ito ang gagawin ko kung bibigyan niyo ko ng pagkakataon dito sa posisyong aking ina-applyan. Dapat ganun. Ma-establish mo lang ho yung inyong plataforma, yun ho yung tatanggapin ng tao eh. Pero ang nai-establish yata dito sa mga nag-house to house na identify sa oposisyon ay yung paninira kay Marcos. Yun ang dahilan siguro kaya sinasabing sablay. At yung mga dalas na kinakatok, hindi pala nila supporters. Followers pala ito ng leading candidate. So, dun ho nakakaroon ng problema. So, palagay ko, mag-adjust sila. At dapat, pagka nakatok nila ay supporters ng kalaban, dapat mas maganda ang kailang pakitungo. Para makumbinsi nila. Hindi yung nangaasar pa, tinatakot pa, tapos sisiraan pa yung kandidato. Talagang hindi ho makakasunto. Talagang hong sablay yan. Yun ang observation ko do sa marami ng mga video at picture at comment na nabasa ko galing din ho sa mga followers natin at galing sa iba't ibang social media at sa mass media na lumalabas. So kaya ang aking pong analysis, observation dito, kaya sinasabing sablay, nandun din sa mga taong gumagalaw ng house to house. Mali yung approach, mali yung style, at walang karisma o walang dialogue na matino, kaya hindi lang makumbinsi yung kanilang kinakatok sa mga bahay-bahay. So, yan po yung nakikita ko dyan. Anyway, kayo po ay pwede mag-comment, react sa bagay na yan. At malaya po kayo. Samantala, ito pong pangalwa na ating pag-usapan. Itong kalalabas lang na survey result ngayong araw na ito ng Pulse Asia. Na ginawa ang survey noong March 17 to 21. Abay, nung nakaraan linggo lang, more or less. At dito po sa survey, ay nangunguna pa rin si Bongbong Marcos, nakakuha ng 56% nationwide percent po yan, ha? 56%. Si Lenny Robredo ay 24%. Dumagoso, 8%. Napakababa. At dito, nagugulat ka, dito sa National Capital Region, si Bongbong Marcos, 64%. Doon ho sa sentro ng Luzon, o itong buong Luzon halos, 54%. At Visayas, 48%. Sa Mindanao, 62%. Si Bongbong Marcos po yan. Lenny Robredo, 17% sa National Capital Region. Dito sa Luzon ay 30%.
At sa Visayas, 28%. At sa Mindanao, ang baba, 14% lang. Dumagoso ito, mas mababa. 12% sa NCR. Sa Luzon, 7%. Visayas, 7%. Mindanao, 9%. So, kung kukwentahin natin, yung kay Bongbong Marcos ay 56%. Bumaba ito ng 5% compared sa last month na survey na 61%. Si Lenin medyo tumaas kasi dati 15% yan. Pero dito sa kasalukuyang resultang ito, lumalamang pa rin si Marcos ng 32%. Yung 32%, malaki pa po yan kasi 33 days na lang simula ngayon hanggang eleksyon. Paano hahabulin yung 32%? Ay ganyan talaga ang resulta ng survey. Minsan tumataas, medyo maangat. Ayan ho, normal lang. Okay, dito ho sa tinatawag na CDE. Ito po yung mga class ng mga naso-survey. Si BBM, 56%. Si Leni, sa C ang pinag-usapan dito, class C, 30%. Si Dumagoso, 7%. Sa class D, 56% si BBM, 24% lang si Leni. 8% si Dumagoso. Sa E, class E, 52% si BBM, 22% si Leni Robredo, Dumagoso 8%. So sinasama natin si Dumagoso kasi pangit-pakinggan ang 1 and 2 lang eh. Ito si Dumagoso sinama natin kahit mababa. Actually talaga napakalayo niya. Okay? Samantala sa Vice President, ito po si Mayor Sara Duterte ay 56% nationwide yan. Okay? Si Soto, pangalawa, 20%. So ang laki ng lamang. 36% ang lamang ni Sara. Si Kiko, 15%. Ayan po. Pero marami ho nag-comment sa akin at nag-react agad na nababahala sila. Bakit daw bumaba si Marcos? Alam nyo, 5% lang naman yung binabae. At normal lang ho sa survey na itong month na ito, tumataas, sunod naman, bumababa. Ganun lang po yan. Hindi naman ho maganda kung hindi gagalaw. So ang importante dito, 32% pa rin ang lamang ni Marcos kumpara kay Leni at 36% naman ang lamang ni Sara kay Soto. Pangkalahatan. So ito inuulit ko, March 17 to 21 survey ng Pulse Asia. So huwag kayong mabahala, ganun lang ho talaga yan. At sa susunod ng mga survey, baka magbago yan ulit. Ganun talaga. Actually, 32 days o 33 days before election, siguro may mga survey, isa o dalawa pa. Kumporme, baka nga hanggang tatlo pa nga, kumporme kung masipag sila nagsosurvey. At hindi ho kayo dapat mabahala dyan. Maliit lang ho yung ibinaba ni Marcos, pero mataas pa rin. Umangat si Leni ng bahagya, yung number 2, pero malayo pa rin. Yung number 3, mas malayo. Talagang napag-iwanan na yung iba, hindi ko na nga binanggit. Dahil talagang malayo. So, inuulit ko, huwag kayong mabahala, normal lang yan sa politika, normal din lang sa survey. Ang mahalaga, ang mga Marcos supporters, Marcos loyalists, dito at sa abroad, ay consistent naman ang suporta. At si Bongbong Marcos Sara, tuloy naman ang trabaho, tuloy ang kayod, ikot ng ikot sa marami mga lugar sa buong Pilipinas. Kaya, yan ho talaga ang mga nangyayari. So, huwag kayong mabahala, kayo po ay malaya mag-comment, react sa mga bagay na ating pinag-uusapan dito. Marami pong salamat. God bless.